What's up mga kahabs and welcome back. So for today's vlog mga kahabs, mag DIY tayo. Change oil. Change oil natin ang ating Ninja 650. Yan. So ito yung mga kailangan nating mga tools. And syempre, so susubok na naman tayo ng bagong langis. Yan. So yung una nating ginawa mga kahabs ay sinubukan natin yung Petron. Yan, Petron 40. So ngayon naman yung katapat naman ni Petron, ang shell. So titingnan natin kung okay ba siya sa big bike. Yan yung mga naka big bike diyan. Ito ang polysynthetic ng shell. Yan mga cabs. Yan oh. 10W40 din, same din ng Petron 40. Subukan natin to. Mag-change oil tayo. So, pakita ko sa inyo yung kung paano mag-change oil ng big bike or yung Ninja 650 natin. So, ito mga ka-abs. Una natin gagawin is, siyempre kailangan natin ng maiwagang timba. Tapo. Langgana. May wagang planggana. Then, syempre, remove muna natin itong allen ring na ano dito. So, remove lang natin. Ayan. So, niluwagan ko na siya kanina mga cams. Para hindi na masyadong mahirap ng gali na. So, ito, remove natin para pag tinanggal natin tong nut na naka ano, yan yung pansarad dyan sa oil. So dyan lalabas yung oil pagka tinanggal na natin yan, lalabas na yung oil. So yun yung una ang gagawin natin para ma-remove na natin yung lumang oil. Syempre, kailangan malamig na yung makina mga kahaps bago nyo gawin to para hindi ma-lost thread itong nut na to or yung bolts na to. Pasok yan sa loob. Ayan. So, remove muna natin. Gamit natin itong tools. Ayan. Wrench na 17. Maluwag na siya. Ayan, so, hinitang lalabas na yung oil. Ayan, so, remove natin dahan-dahan. So, pwede siyang bumagsak dito sa ano, mga cabs kaga matanggal natin ito. Ayan, yun na nga, bumagsak na nga. Tanggalin natin. So, ito yung oil. Dito yung petrol. Naka 3,000 km na pa. Kaya nag-change oil na tayo. So, ganyan yung kulay niya. Medyo dark na rin. So, yun yung ano, kay petrol. Yung polysynthetic nila sa 3,000 km mo. Ganito na siya. Yung performance niyan, mga cabs, pag ganyan na yung kulay ng oil mo, medyo mararamdaman mo na rin yung gas pump. Okay, so kahit polysynthetic pa yan. So after nyan, hihintayin lang natin yan, mag-drain. Hindi na natin bubugahan ang hangin yan. So i-drain na lang natin sya. Since naka-center stand naman tayo or naka-paddock stand naman tayo. Yan. So madi-drain ng pusa yung lahat. Then after nyan, pag okay na, pag na-drain na natin lahat ng oil dyan sa loob, tatanggalin naman natin yung filter na nandun yan, yung oil filter na yan. O, pumili na rin tayo ng oil filter, pang auto. Then mga kahaps, papakita ko sa inyo yung ginamit nating filter. Ito.
pang Honda Civic or Honda City na 2003-2004. Si 806, kaparehas lang siya sa X-Men na sa Ninja 650 natin. So, kung regular naman kayong nagpapalit ng filter o regular kayo nag-change oil, kahit ganitong filter lang okay na. Then, yun nga, yung oil natin, Shell Advance, yan, tendable yung 40. Same nung, ano, same sila ng specs ni, ano, ni Petron. So, dalawang litro yung kinuha natin, since ipapalitan ng filter. Ubusin natin to. Kasi pagka, ito yung isang natutunan ko pag DIY mga cabs. Pag naka-center stand or naka-paddock stand yung motorcycle mo or yung bike mo pag nag-change oil ka, kailangan mong ubusin yung 2 litro or pwede ka pang umabot ng 2 hanggang 2.5 para sa Ninja 650. So same din sa ibang mga motorcycle mga kahaps. Kahit yung sa underbone, yan mga kahaps, itagkagan ng ilang ml yon para mapunan yung mga natanggal. Kasi pag naka-center stand mga kahabs, drain na drain talaga yung ano nyan, yung oil nyan. Ayun mga kahabs. So, gagawin natin, tatanggalin na natin yung filter. So, kanina mga kahabs, sinalpak natin doon sa filter. So, ang filter cap. So, ito yung pang-remove. Pero, sa totoo lang, pwede namang wala to eh. Pwede wala to. Kasi malambot lang naman yung pagkabit niya. Hindi mo naman kailangan na gamitan na versa talaga yan. So, ginagamit lang to pagka sobrang tagal na nung filter, ano yung oil filter na nakabangon. So, pagka na lagyan na kasi ng dumi yun, tumitigas yun. Kaya kailangan mo na to para lang maiwasan na matupi yung oil filter. Kasi ang oil filter natin mga kahabs, malambot yan. Aluminum lang yan. So, yun. Kanina, konting ano lang, pinapit lang natin para lang siya lumuwag. Pero, yan. Pag natanggal, pag lumuwag na kasi, pwede nyo lang gamitin ng kamay. Para ano, ilagay tayo ng tela dito sa baba. Ang purpose ng tela mga kahaps, kasi may pumapatak na, ang purpose nyan, para yan sa pumapatak na oil dyan. Kasi pag pumatong yan sa ano nyo, sa elbow ng muffler nyo, masusunog yan eh, pagka mandar yung mga So yan. Ito na mga kahaps. Tanggal na natin yung oil filter. Tapon lang natin yung langis dito. Medyo marami-rami din yung bako. Okay, mga kapitbahay na. So yan, punasan lang natin itong langis. Ito yung sinasabi ko kasi pagka papatak talaga yun. Yan mga kahaps, next natin gagawin is open natin to para pumasok yung hangin at para madrain na lahat ng oil. Mga kahaps, ganyan lang kasi hihintayin lang natin, umisin lang natin to. So mamaya pupunasan natin yung oil na yan kasi kailangan walang oil yan.
galing yan dun sa filter. So, baka mabigla kayo pag under nyo, biglang tumusok yung motor nyo. Hindi yan nasusunog, yung oil yan na nandyan. Yan, tumapon. Dito natin ilalagay yung oil mamaya. Pero bago yun, siyempre, sasara muna natin yun dun sa kabila. Ito, sasara natin. Ayan, nilinisin natin mga crumbs. Baka maiwalaan nyo to. Dumidikit tong engine sa ano eh. Naiiwan. Ito. Naiiwan minsan to dun. Baka hindi nyo mapansin malaglag. Nahihirapan kayo magsara. Nagli-leak yan pag nawala to. Nagli-leak yung oil dyan mga kaps. Ito. Kailangan lang natin linisan. Kaya ito mga kaps, kakabit na natin yung filter natin. C806 and oil filter. Vic ang brand. Mumurahin lang siya mga kahabs, pero kasi yun lang din naman yung ano yan. Dahil saglit lang natin gagamitin. Yan, so ikakabit na natin. Yan. So pagkabit mga kahabs, kamay lang gagamitin natin. Hindi na natin, hindi na natin kailangan gamitin yung cup. Ito, hindi na natin kailangan gamitin. So pagka binalik natin to, hindi naman kailangan natin pwersa. So tamang higpit lang. Kakabit na natin. Shoot lang natin yung butas. Pagkabit ng oil filter mga pumps, kailangan na hindi siya tabingi. Mararamdaman nyo naman kung kabingi siya o hindi. So, i-check natin bago natin i-fix. Okay? So, kamay lang din ang ginagamit natin para higpit mga bahas. So, madali lang naman siya higpitan. Yan. Tamang hit-pick talang mag-hit lang din. Hindi masyado. So mga 30 minutes natin pinapatrain yan mga kaps. Bago natin isara. Yan. So, make sure lang kompleto pa to. Ito ay kadalasan nawawala mga kaps yung water na nandito. Medyo, pag nawala kasi ito mga kaps, pwede mag-leak yung oil. Ito na mga kaps. Ayan, babalik na natin yung takip niya. Ignat niya yan. So, and para pwede na natin siya lagyan ng oil. Make sure lang yung kanina yung sinasabi ko yung washer dapat hindi nawawala. So, pinatatanggal at saka pinansasara mga kahaps ay ang open range 17mm. So, yan. Ipit mo lang yan para pero huwag masyadong puwerta. Okay na. So, nabalik na natin yung takip dito. So, pwede na tayo maglagay ng oil doon sa kabila. Ayun mga kahaps. So, ngayon naman, ang ilalagay naman natin yung oil. So, lalagay na natin siya. Since nasara na natin yung nut natin doon sa baba. And yung filter na kabit na natin, gagawin naman natin ngayon. Ilalagay na natin yung oil natin. Ang oil natin ay Shell Advance NW40 Polysynthetic mga kahaps. Yan. Then, abangan nyo yung isang vlog ko para dun sa, ano naman natin, itetest natin yung performance naman itong oil natin na Shell Advance NW40 na polysynthetic. Yan mga kahaps. Itetest natin to dun sa mga uphill downhill. Yan. Yung petron tinest natin sa ano high speed. So, pwede rin natin itest to high speed and uphill downhill. Tingnan natin kung anong performance nya. Then, bago natin nilagay yung oil natin mga kahaps, bago natin
pinag-usapan natin. Shoutout muna natin to. Shoutout sa lahat ng mga motovloggers, mga kahaps na nakilala natin. Ayan sila. Shoutout sa inyo. And balik tayo dito. Kakapit na natin or ilalagay na natin yung oil natin. Right. So ito na mga kahaps. Dahan-dahan lang dahil maliit yung panel natin. Or yung imbudo natin mga kaabs. Kaya dahan-dahan lang. Pero ubusin natin to. Tapos yung isang litro pa. Dali dalawang litro yung ilalagay natin. So yun, may mga kahabs na tapos na natin na ilagay na natin yung oil. Nalagay na natin yung oil sa ating Ninja 650. So, 2 litro siya. 2 litro ng Shell Advance. Bukas, re-review naman natin yung performance ng oil. So yun mga kahabs, yan, tapos na natin ang ating DIY change oil. So hindi niyo na kailangan lumayo para mag-change oil yan. Pwede kayang-kaya niyo nang gawin sa bahay. So, mga kahap sa ang ating Ninja 650. So mamaya itatry ko naman kung paano yung performance or bukas may ride tayo. So itatry natin kung ano performance ng Shell Advance sa 10W40 polysynthetic mga kahap. Yun. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Yan. Ride safe. See ya.